Assalamualaikum. Our recipe for today ay sinabawang sardines na may gulay na colitis. Actually guys, mas gusto ko talaga yung gulay kaysa manok o sa karne. Dahil ang gulay ay nagbibigay sa atin ng sustansya at nagbibigay sa atin ng energy para magtrabaho. Lalo na tayong mga OFW dito sa abroad na kailangan talaga natin kumain ng gulay para makapagtrabaho tayo ng maayos. Panoorin niyo lang ang aking video hanggang sa dulo para malaman niyo ang aking recipe. So paki-subscribe naman ang aking channel, Winna's Kitchen and Dilu Lifestyle. At don't forget to like and share. Maraming salamat! Ang muna nating gagawin ay himay-himay natin ang ating gulay na kung tawagin ay colitis. So napaka-presko niya guys, fresh na fresh. Dito ko ito binidi sa Kabayan, dito sa Jeddah. Mayroon ding mga gulay na ganito. Maraming mga gulay dito na parang gulay din sa Pilipinas. Mayroon ding alubati, kampong, kahit anong gulay makikita mo dito sa Saudi Arabia. So binili ko ito sa halaga ng 1 real and 50 centavos. So equivalent niya sa Pilipinas is 17 pesos. So, hihimay-himayin muna natin ang ating gulay. Napakalaking benefits ang makukuha natin sa gulay ng colitis. Pero kasing dalawang klase na gulay na ito. Ito yung green at saka may red siya, ganito. So, nahaluan siya. Ang binili ko, ito yung green niya. Ito ay gamot daw sa kung mababa ang hemoglobin mo, pag kumain ka daw dito, ay tataas daw ang hemoglobin mo. So, natapos ko na guys, himay-himay ng ating gulay at nahugasan ko na rin. So, gagamit tayo dito ng sardines. 555 yung ginamit ko na sardines. So, ilagay natin sa ating maliit na bowl. Na po ng onion na isang piraso. Tomato din, naghiwa na din na po ng tomato na yung maliit. Gagamit din tayo ng ginger. Garlic na 3 piraso na ginamit ko. Sili na labuyo na kung napansin niyo ay medyo 4 na ito. Gusto ko kasi yung maraming sili kasi nakakapagbigay ng appetizer. So nagsalang na ako ng ating kawali, painitan muna natin. So, kapag mainip na ang ating kawali, maglalagay tayo ng oil. So, after ng ating onion, ilalagay na natin ang ating garlic. Sigisa natin ang garlic hanggang sa hindi lumabas ang kanyang amoy. Isusunod din naman natin ang ating ginger at igigisa din natin ang ating ginger. Pandin, ilalagay na natin ang ating kamatis. Igigisa din natin ang ating kamatis kasama ang ating igang bigis. Kasunod naman ito ay ang ating sili. Iigisa natin ang ating sili. Yan, ilalagay na natin ang ating sardines. Tapos haluin natin. Maglalagay tayo ng konting tubig. And then haluin natin. Maglalagay tayo ng magic cube, kunti lang. Lalagay din tayo ng asin, kunti lang kinaasin. So, nilagyan ko ng tubig ang ating latang sardines. Tapos, ilalagay din natin ang kanyang tubig sa ating kawali. Ito din yung sabaw ng ating sardines, ilalagay din natin. Then, haluin natin.
Maglalagay tayo ng konting fish sauce. Well, guys, kasi baka kami ang asin niya. Tapos, haluin natin. Tapos, ilalagay natin ang ating dahon. And then, haluin natin. So, malapit na guys, maluto ang ating sinabawang sardines na may gulay. Hindi kasi ako guys mahilig ng manok o karne. Ang gusto ko yung laging may gulay. Lalo na pag dito ka nagtatrabaho sa Saudi Arabia, dahil kailangan mo talagang kumain ng gulay. Dahil yun ang nagbibigay sa atin ng resistensya at energy para magtrabaho. So, huwag na nating ipa-overcook guys. So, luto na ang ating sinabawang sardines na may gulay. So, ilalagay na natin sa ating serving plate.